and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. Today is the day of your salvation. Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her to his own home. Dito po makikita po natin ang puso po ng Panginoong Jesucristo, punong-puno po ng concern kay Mary sa mga nanay. Bakit po natin sinabi yun? Sapagkat bago po siya malagutan ng hininga, ay siniguro po niya na si Mary ay hindi po mapapabayaan. Hindi makakaligtaan. At ito po'y kanyang itinagubilin sa kanya pong minamahal na alagad. At yun po ay si John the Beloved. At ang sabi po ng binasa po nating katotohanan, nung araw pong iyon, si Mary po ay hindi na nag-isa. Siya po ay sumama na sa bahay ni John at tinuring po siya ni John na ina at siya po ay tinuring ni Mary anak. Sapagkat si Mary po ay wala ng asawa, si po ay maagang namatay. At ayaw ng Panginoon na si Mary ay mapabayaan. Dapat ganito po tayo mga minamahal pagdating sa atin pong mga magulang. Na lagi po nating isipin yung kanila pong paghihirap nung tayo po ay binubuntis. Lalo na nung sila po ay mga anak. Marami po nagsasabi mga magulang na nung sila po ay mga anak, almost yung isa pong paa nila ay nasa bingit ng hukay. Hindi po talaga biro ang mga anak. Kaysa po itong dahilan kung bakit ipinapaunawa sa atin ng Panginoon. Huwag lang nating sabihin sila po ang ating ina. Kundi maintindihan po natin yung sakripisyo ng ating pong mga ina, ng ating mga magulang. Kung ang tawag mo sa kanila ay mama o mami, parehas lang po yun. Sila ay iyong magulang, iyong ina. Na nagtiis ng hirap na ikaw ay paglihi hanggang isilang kasi mahal ka niya. Nga dapat pahalagahan natin ito ng husto. Bunga po ng bagay na ito, ibigyan po natin ng malaki pong respeto, pag-ibig ang atin pong mga ina. Lalo na po kayo, mapalad kayo kung meron pa po kayong mga ina ngayon. Alam mo ba ninyo na mas gusto po ng mga nanay natin na marinig sa labi nating mahal natin siya. Ano man siya, ano man meron siya. Na gusto po niya na alalahanin natin siya, hindi lang pagkaarawan niya, may okasyon, o Mother's Day, kundi bilang ina ng kanyang mga anak na nagluwal sa atin. Namadama po niya yung malaki pong pagpapahalaga natin sa kanya. Na kahit pa paano sa ganito pong bagay, mapaligaya natin ang puso nila. So, alam niyo po, ang pera po, secondary lang yan. Material things. Ang primary po na naayos ng mga nanay ay yung pag-ibig, respeto, paggalang, pagsunod ng mga anak. Ito po ang mahalaga sa kanila. Ang lagi po nating isipin, sinilang nila tayo. Hindi tayo aksidenteng lumabas. Kasi sila po'y bigay ng Diyos sa atin. Na kung meron man tayong nakikitang kakulangan sa ating mga ina, ay tayo po magpuno. Maaaring iba sa inyo ay hindi matanggap ang bagay na yan kasi ang sabi ninyo ay, buti pa hindi ako naisilang kasi ito lang naman yung nangyari sa akin. I sympathize with you. Pero kung natin kakalimutan, maaaring ang iyong ina ay wala sa kakayahan para ibigay ang gusto mo. Nag-i-struggle siya kung paano ka bubuhay.
Nahihirapan siya makasurvive sa mundong ito. Maaring hindi siya edukado, siya illiterate, laki sa hirap, maraming hindi alam. Kaya kung yun ang titingnan mo, ay hindi nga magiging magandang attitude mo sa kanya. Pero kung titingnan mo na pinipilit niyang gawin kung anong maganda para sa iyo, magpapasalamat ka sa Diyos sa buhay niyo. Minsan nakakalungkot, pinagpapalit natin ang ating mga nanay sa ating mga tiyahin. Sa mga kamag-anak po natin. Dahil sila po'y nagbibigay sa atin ng tulong, nagpapaaral. Sila po yung palagi nandiyan para bigyan tayo ng material na bagay. So we appreciate that as relatives. Pero wala pong kapalit ang inyong mga ina. Wala po siyang kapalit. Wala pong pera sa sakyan, bahay at lupa na ibibigay ng tiyahin po natin o kapatid ng mga nanay natin sa mother side at father side. Ang higit sa katotohanan, isa lang ang nanay mo. Ang mga tiyahin mo, hindi sila ang nagsilang sa iyo. Yung pera at kotse at pag-aaral na ibinigay nila sa iyo, hindi yun ang nagsilang sa iyo. Hindi yun ang nagbigay ng buhay sa iyo. But your mother. So I pray na maintindihan niyo po ang sinasabi ko. You must love your mother as God loves your mother. Hahaba ang buhay mo.